Base sa report ng World Bank, pang-apat na sa mga sanhi ng pagkamatay ang mga sakit na may kinalaman sa air pollution. Nakababahala na rin daw ang level ng pollution na nalalanghap natin araw-araw. May report si Ivan Mayrina. Ganito ang itsura ng Metro Manila kung titignan mula sa isang bahagi ng Antipolo tuwing umaga. Ang ilang mga gusali halos hindi na makita. Balot ng hamog at natatakpan ng maitim na ulap. Ayon sa Department of Health, nakakabahala na raw ang hamog at usok na nalalanghap natin araw-araw na siyang sanhi na maraming sakit. Ang epekto ng air pollution ay pagtaas ng bilang ng stroke, cancer, heart disease, chronic bronchitis. Kung napapansin nyo, baka akala nyo sa paninigarilyo lang nakukuha yung mahabang pag-ubo, yung pala ay air pollution na yon. Sa nakalipas sa 16 na taon, 8 oras kada araw ay laman ng kalye si Manuel Regalcho bilang isang traffic enforcer. Sa edad na 64, unti-unti na raw niyang nararamdaman na epekto ng paglanghap ng usok mula sa 10,000 tambutsong dumadaan sa kanya araw-araw. Isa, nararamdaman ko ng paninikip ng dibdib tsaka pangihina. Pero kung saan, minam ko ng gamot. Batay sa report ng World Bank, aabot sa $225 billion ang nawawala sa labor income ng mundo dahil sa mga sakit na sanhi ng air pollution na ikaapat sa mga sanhi ng premature death sa mundo. Tinatayang 5.5 million na buhay din ang nawala dahil sa mga sakit na may kaugnayan sa air pollution noong 2013. Hindi karaniwang natatalakay epekto ng traffic sa kalusugan, pero base sa real-time monitoring ng DNR-NCR sa mga syudad sa Metro Manila, karaniwang pumapalo sa unhealthy levels ang air pollution tuwing rush hour o kasagsagan ng traffic. Abot sa 80% raw kasi ng pollution sa hangin galing sa mga sasakyan. Kahit sabihin mong mga bago yung sasakyan, crucial din sa factor ay yung fuel na ginagamit. Ito ang mga filter na ginagamit ng aparato para sukatin ang air quality index. Ganito siya magsisimula, puting-puti. Makalipas ang 24 oras, ito ang mga nasasala niya na TSP o Total Suspended Particulates. May mas malaliit pa na nasa ating hangin na tinatawag na PM10. Ganito siya kaitim makalipas ang 24 oras. Patuloy daw na sinisikap ng DNR at DOH na i-monitor at alertuhin ang ibang ahensya ng gobyerno, gayon din ang mga LGU, para sa mas mahigpit na pagpapatupad ng Clean Air Act at Anti-Smoke Belching Law. Dahil ang kaligtasan ng ating hangin, responsibilidad ng lahat. Ivan Mayrina, GMA News.